Magandang araw sa inyong mga boss at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin dyan na sadya namang napakahilig sa motor. So, sa palagay ko sa video ito mga boss, mag-i-enjoy kayo sa panonood o hindi man mag-enjoy ay magkakaroon kayo ng idea na sa motor pa lang ito ay ganun lang ang ginagawa. So, ganun lang naman ang ginagawa natin, magbigay sa inyo mga boss ng idea dahil para sa akin kung ano man yung nalalaman ko ay isineshare ko lamang po sa inyo. Malay nyo naman, baka isang araw magkaroon din kayo ng ganitong klase ng motor, ay di kahit pa paano may idea kayo kung paano ito gawin, lalong-lalo na sa pagkakalas ng karburador nito. Dahil sa karburador nito mga boss ay kakalasin ko siya dahil isi-synchronize ko siya. So, pagka nakalas ko to o natapos ko tong video nito, ay isi-synchronize ko siya. Pero siguro sa susunod na video na lang, ang gagawin ko lang dito ay kakalasin ko lang siya. So, enjoyin nyo lang mga boss ang panonood sa video nito. Sigurado naman ako na matutuwa kayo sa panonood ng video nito. Alam mo na sa mga mahilig sa motor. Ayan. Motor lovers. So, shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Shop ay nagpapasalamat kay Ono Motorcycle Parts at Pam Sari Sari Store na matatagpuan sa Tanagan, Calatagan, Batangas. Alright, so wala tayong cameraman sa puntong ito. Kailangan ko lang tanggalin ang kanyang tangke. So ang motor na ito mga boss ay wala na siyang airbox. Nilagyan ko lang siya ng damit o ng isang tela para yung hangin na papasok kung sakali mo may gabok ay masala ng tela. Kakalasin ko siya dahil medyo palyado. Nung huli ko kasi binuksan to, hindi ko natingnan yung kanyang karburador kung nakasynchronize ba. Nagkamali ako. So sorry naman. So kakalasin ko lang to. Tapos ayun, masisynchronize na natin. So, ganyan lang yung aking ginagawa. Punas-punas muna para baka may malaglag na dumi sa loob ng karburador. So, ito yung itsura ng kanyang karburador, mga boss. Ayan. Meron siyang clamp sa ilalim. Dito siya nakapwesto. Ayan. Isa dyan, may clamp niya sa intake manifold. Tapos isa pa dito sa ilalim. Meron din dyan, naka-clamp na naka-Phillips screw. Tapos ay meron doon sa kabila. Kakalasin muna natin yan. So ito na yun mga boss. Nalogan ko na yung kanyang clamp sa ilalim. Susubukan ko lang siyang kamayin kung kaya. Hindi kaya, maganit. Kailangan natin dyan ng pansikwat. So, pinipilit ko pa. So, nakuha na ako ng pansikwat. Yan mga boss. Yan, T-wrench na 8. Yan, sisikwatin ko siya. Ingatan nyo lang. Konting sikwat lang yan. Huwag copper sa. Yung hindi masyadong gigil ang inyong panga, yun. Natanggal ko na. Aray naman kabila. Yan. Okay na. Tanggal ko na yung dalawang goma sa may intake manifold. Natanggal na natin yung karburador. So, ang kailangan na lang natin ay yung kabila. Iingatan nyo at baka mapunit ang kanya insulator. So, tigit-tigis ang insulator yan. Kada isang karburador. Bali, ang makinang ito ay Honda DFR400cc NC24 V-twin. Alright, tanggalin lang natin to. Kanting ang kalog-kalog, uga-uga, hanggang sa matanggal. Hindi pa rin natanggal. O, ganun.
Hindi pa rin. Antayin na lang natin at matatapos din yan.